Good morning once again. Actually, I made a decision yesterday after the baptism. I voluntarily told Pastor na, can I give a testimony? I feel like God is knocking. Yeah. And God is striking me na I have to tell my testimony. My testimony might not be bungacious or mala MMK, but I hope and pray that you will learn from it. And who knows? It might be the answer to your prayers, you know. So to God be the glory. So to start with, I would like to tell you that before I came here in Thailand, I was already active sa church namin sa Philippines. The church that I was attending is Assembly of God. Yes, sa Philippines before. And I was being active na young member ng young people. Tapos naging song leader din ako noon. So, kahit hindi maganda yung boses, pag sabi nila, pag pinagamit mo, pagagandahin daw ni Lord. Narinig yung boses ko. Silang nandiyan pa rin. Pero, ang tinitignan naman ni Lord yung heart. So, yes. And hanggang sa dumating ako, pumunta ako, napadpad ako dito sa Thailand. When I came here, I was actually broken-hearted. Yes. Broken-hearted ako. May bastos kasi yung ex ko. So, so thank God na even yung leading niya sa life ko pa, na kahit na parang I am crushed, I was really seeking for God's leading sa buhay ko. Nag-pray ako, Lord, please bigyan niyo kami ng church na masisimbahan. And through hope, my brother in Christ, naging schoolmate ko siya sa Pilipinas noon, nagkaradil yung bunso namin sa school nila. We're not that close, but when he knew na nandito ako sa Thailand, he messaged me and invited me sa Tent Maker Circle of Faith. It was 8 years ago. And praise God, I praise God for this ministry. Kasi, though naging active ako sa church noon, I can say na mas tumubo ako dito. Yung hindi lang dahil sa maturity, yung naintindihan ko yung salita, mas naintindihan ko yung salita ng Panginoon, mas nakilala ko siya. So, I would really say I am one of the fruit of this ministry. Amen. So, yeah. Mas nakilala ko si God, si Jesus Christ, and muli, tinanggap ko siya ng buong-buo. Though, in the Philippines, though, nasa buhay ko na siya, pero nung mas nakilala ko siya, that was the time that I really surrendered my life to Him. Lord, now, I understand. Lord, now, mas na kilala na kita. Pumasok ka sa puso. So, I have accepted Him as my Christ and Savior. And once again, I was rebaptized here. I feel so. Ready ako. Yeah, the same. Yung nakita niyo yung baptism yesterday, it was the same spot that I was baptized.
So, praise God for this ministry. Though hindi ko naman sinasabi na dinalikuran yung religion or what. No, because it is not religion na magsisave sa atin. It is a relationship to God. So, to God be the glory for this ministry. So, magre-rewind ako ng konti. Sinatas nabanggit ko, I was broken-hearted. Bigyan natin ang diin doon. Baka may makonsensya. So broken-hearted ako, ano? I have a conversation with God. Actually, dalawa kami nilang broken-hearted mo. Dalawa kami broken-hearted. Totoo? Nasi-sharing kami parati. Nasi-share na yung mga ex namin. So just imagine you are broken-hearted, you are crushed, syempre, bagets-bagets pa, love life is life. So, you are crushed. Bigo sa pag-ibig. So naghahanap ka pa ng trabaho, nauubos na yung budget mo, wala ka pang trabaho, maliit na sweldo, mga ganung bagay. And I had this conversation with God. Nag-pray ako sa Kanya. Kasi nga, broken-hearted eh. Yeah. Sabi ko, Lord, by the way, siya yung ex na sinasabi ko. Now my husband. So sabi ko, Lord, if Ivan is not for me, take away the pain. Let me forget him. Sabi ko. Erase the love. Yun sabi ko sa Panginoon. But Lord, if he is for me, I will wait. Sabi ko sa Panginoon. But of course, sa isang banda ng prayer mo ba na syempre mahal mo yung tao. Pero sana Lord bumalik. Yung parang may ganun. Yung ganda ng prayer, Lord, kung hindi siya para sa akin, erase the pain, erase the feeling, erase the love. But if he is for me, I will wait. Pero Lord, sana ko. Parang may ganun. And yeah, that was my conversation sa Panginoon noon. And also, one of my concern was his family. Kasi nakalapit ako sa pamilya niya. So, I had already this relationship to one. And I felt the burden. So, sabi ko, Lord, napamahal na sa akin yung pamilya niya. They are precious to me. How much more to you? So sabi ko na, Lord, pag bumalik si Ivan sa akin, I hope and pray I will bring Ivan and his family to your feet. Amen. Amen. I almost forgot, pero nung after baptism kahapon, parang nag-flashback, na-remind ako na about that prayer ba. To God be the glory, kasi so dalawa sa pinaptized kahapon were Ivan sisters, Jessa Jane, Gigi, and Yvonne. And it was the same day that Ivan was baptized too, October 20, the same date. The same date na nabaptized si Ivan.
Nag-talk pa tayo sa mga kapatid niya. May paama na pa. Joycel and Jan Jan. So, to get in the glory. I'm not telling this to get the credit. Kasi wala naman akong ginawa. Maybe at some point I was able to share the word of God sa kanila, but I know it was not me. I'm actually telling this because I feel so blessed. I was really amazed sa faithfulness ng Panginoon sa buhay. Because when I look to myself now, alam mo yung, you are not worthy naman talaga. Until now, nagkakasala. There's some point of my life when I am down, until now, dumatating na tinatanong mo pa rin si Lord, Lord, why? There are times that I am weak. But I praise God na naging vessel ako pa, na kahit na I'm not worthy, He's still using me as an instrument na maging blessing sa iba. Hindi ko man sinasadya, but you know, kahit gaano tayong kabasahan compared to God, He will still use us. Hindi, I really realize na hindi talaga importante sa Panginoon yung past natin at yung mga, yung tayo in the process. Ang tinignan niya talaga, ang tinitingnan niya talaga is the day that we decided to follow Him. Kasi sabi ko na ang dumi ng press up ng Pasko. Hanggang ngayon, madumi pa rin. Bakit, Lord? Bakit mo pa rin ako pinindig? Then I realize na once you have surrendered your life to God, yun lang yung importante sa Kanya. Siya ang gagawa ng way in. So I really realize na ang grace ng Panginoon is hindi talaga mamemesure. His faithfulness sa buhay natin, kahit pagkatapos natin siyang tanggapin sa buhay natin, madapa at madapa man tayo, hahawakan niya tayo at itatayin. So what's the lesson para sa akin that I want to share with you? Just be available. Nobody is worthy. I'm not worthy. But I praise God, He used me para maging daan na makilala ng asawa ko, the true living God. And now through that, sumunod yung mga, yung dalawa ng kapatid. As well as Joycel and Jagden, who are close to me too. So, even I almost forgot that prayer to the Lord. I can really say that He answers prayer talaga. Amen. He answers prayer talaga. Kahit pa na taon-taon na ang nalipas, ikaw nakalimutan mo na yung prayer na yon, yung Panginoon hindi pala nakakalimutan.
kakalimot. So, I encourage everyone na if you feel that God is knocking inside your heart, papasukin mo siya. You will not regret it. Madapat man. Once you have surrendered your life to Him, no one can take us away from His hand. Wala. Kahit gaano pa tayo makasalanan, He will still hold us. Just let Him go inside your heart. And I believe, doon magsisimula itong man. You can make a difference. He will be the one to guide us. He will be the one to tell us what to do. He will be the one to help us. So yeah, to end my testimony, I really praise God sa faithfulness niya sa buhay ko. Maybe if you are like me before, maybe you are looking for a church na pupuntahan. Maybe gusto mo pang makilala ang Panginoon. Maybe you are still confused. Maybe may mga panalangin ka na gustong masagot. On behalf of Tent Makers, we welcome you. Amen. Try to be part of our family. We may not be perfect, but with God's strength and wisdom, we will do our best to help you. I'm telling this because I was once lost, but now I'm 8 years in service, and soon will be 9 years in service sa ministry na ginawa ng Panginoon. Let's make a difference. Thank you, everyone. Tinignan ko yung relo ko na, kasi dinetake note ko yung time ng baptism nila. Tapos, napatingin ako sa day 20, napatanong ako, ay, October ba ngayon? Tapos, bumalik sa akin yung October 20. And, same day. So, na-realize ko lang na bumalik din sa akin lahat. 6 years ago, I was baptized in medyo mamahaling lugar lang, Wahin. But, it's the same day. I was reminded of the verse in Acts 16:31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Pero may mahapon pa yun, and thy house. So, seeing my sisters being baptized, I was really blessed. Because God is so wondrous. Sabi nga ni Brother Lam kahapon, God is so wondrous. Kasi ang prayer ko talaga yung tatay ko madalas sa Panginoon. Pero hindi ko alam paano gagalaw si Lord. Dito niya inumpisahan. So, hindi ako magbibigay ng testimony. Susugan ko lang sinabi niya. But, yeah, indirectly, this is a testimony already. I'm so blessed na si Lord gumagalaw beyond my expectation na ganun pala siya. So, encouragement lang siguro kasi we are from a family na talagang yung mother ko siguro may foundation, but we are from a different, let's say, unbelieving family. Yung masasabi ko lang siguro that God has a plan to pull someone out, and I'm so blessed that I was the first one to be pulled out. So, the blessing there is I know the fact that God pulled me out. And from me, He started His work.
So, nasa kanya na ako, kinuha yung dalawang kapatid ko. So, sunod-sunod na yan. So, claiming. So, encouragement siguro sa inyo na if the reason for you why you're hesitant to give yourself to the Lord is your family, baka anong sabihin nila? God is working on you. Firstly, you. Sa'yo niya sisimulan ang construction. So God is still, you are still a work in progress. So don't hesitate to surrender your life. Because if you put everything to God, God will put everything in order. So yun lang. Surrender, make me safe.